ninyo ang Panginoon na kilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang, ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinit ang langit upang hindi imulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aaho ng halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod ng mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao ng sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila
ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, umakyat kayo rito, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay papurihan siyang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Matibay kong moog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nanupig ang kamatayan, nagninging ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang lalaki at ang babaeng nag-asawa, ngunit ang lalaki't babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kaniyang kasaysayan,
tingil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, "Magaling ang sagot ninyo, Guro." At wala nang nangangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang buong buwan po ng Nobyembre ay iniaalay natin para sa mga yumaong Kristiyano. Kasama po dito ang lahat ng ating mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na pumanaw pa. Kaya naman noong una at ikalawang araw ng Nobyembre, sa tradisyong Pilipino, nag-alay tayo ng mga panalangin at mga pamisa para sa kanilang mga kaluluwa. Ano po ang ibig sabihin ng ginagawa nating ito? Simple lamang, tayong lahat ay umaasa na hindi kamatayan ang kanilang huling destinasyon at hantungan. Umaasa tayo na ang kamatayan ay isang estado o hakbang lamang upang makatawid sa tinatawag nating buhay na walang hanggan, nangangahulugang may pag-asa pang naghihintay sa atin matapos ang ating pakikipagtunggali sa buhay natin dito sa lupa. At ito po ang pinakatema ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi ni Jesus Nazareno, "Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Sa Kanya'y buhay ang lahat." Uulitin ko po, sinabi ni Jesus Nazareno na ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. Maliwanag na sinasabi dito, hindi hangad ng Diyos ang kamatayan kung hindi ang buhay. Hindi nalulugod ang Diyos sa ating pagpanaw dahil siya po ang Diyos na pinagmula ng buhay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Siya ang Diyos na walang simula at pinanggalingan. Kaya po, wala rin siyang katapusan at siya ang Diyos na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang pagkabuhay na mag-uli ay pinatotohanan ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Subalit kung inyong mapapansin, ang mga Saduceo hindi pinaniniwalaan
ang muling pagkabuhay. Kaya nagbigay sila ng isang sitwasyon na kung saan ang 7 magkakapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang bawat isa na hindi nagkakaanak. Sapagkat sa kanilang kapanahunan, kapag ang isang babae ay naging balo sa kaniyang asawa at hindi nagkaanak, may responsibilidad ang sumunod na kapatid na lalaki na pakasala ng babae upang magkaanak. At kung sakaling mamatay uli ang lalaki, ang susunod niyang kapatid ang pakakasal sa balong babae hanggang ito ay magkaanak. Ngunit sa sitwasyon na binigay ng Saduseo, 7 lalaki na ang napakasal sa babae, silang lahat ay namatay. At ang tanong nila, sino ang kikilalaning asawa ng babae pag-akyat sa langit? Dahil ang babae nga ito, napakasal na sa 7 lalaki na magkakapatid. At anong sagot ni Jesus Nazareno? Ang pag-aasawa ay hanggang sa lupa lamang. Pag-akyat natin sa langit, tayong lahat ay magiging magkakapatid. Dahil tayong lahat ay magiging ama ng Diyos na kataas-taasan. Uulitin ko po, ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na sa ating muling pagkabuhay, pag-akyat natin sa langit, tayong lahat ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating relasyon sa langit, tayong lahat ay magkakapatid at iisa ang ating Diyos, ang ating Diyos Ama. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang panawagan sa atin, huwag nating sayangin ang ating buhay sa pag-iisip at paggawa ng masama dito sa lupa. Huwag nating sayangin ang ating buhay sa paggawa ng walang kahulugang bagay. Mahalaga ang ating buhay. Sagrado ang ating buhay. Mahalaga ang ating mga kaluluwa. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang mamatay. Nilikha tayo ng Diyos upang mabuhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay ang gantimpala na ating kakamtin kung tayo ay magiging tapat sa ating paggawa ng mabuti at tapat sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga pabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin, kung saan malugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukop. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkatapos ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa kasulatan ng Diyos,
sa sunog ng puso. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo
ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Basta Padre Jesus Nazareno, inigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aralan pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhatan pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di maralan Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.